Good morning! Good morning! Kami nandito na naman po para sa Ormus Victus International Talks. Yan, good morning Coach John. Nakamute pa po kayo Coach John. Nakamute pa kayo Coach. Yan. Ayun, good morning po sa inyong lahat. Mukhang nasa Amerika na yata, Coach. May araw pa yata dyan ngayon, Coach. Oo, nasa ibang bansa ako. Ikaw, mukhang madilim na dyan sa inyo, ah. Tama, no? Yan. So, sa mga nanonood po ng live ngayon, good morning po sa inyong lahat. Again, kami po ang inyong lingkod, Coach John Guy, and yours truly, Christian Enrile. So, nandito po tayo ngayon para masagot ang karamihan ng mga inyong mga tanong. Yan. So, kung meron kayo mga questions, now is the time para i-type in ninyo ang inyong mga questions para masagot natin. Siyempre, dapat lahat related to sa ating OV. Yan. Sa ating Ormus Victus International. Pero, ano ba, Coach? Batingin muna natin yung mga viewers natin. Daming mga viewers na nag-ano na, oh. Na nagko-comment na. Binabati natin ang mga kaibigan natin. Ah, si Grace Estrella, good morning. Si Wilma Nolasco, at nanonood from Kingdom of Saudi Arabia, si Lichelle Rebosana. Yan, ito, watching from Malaysia, si Shirley May Lim. Naku, estudyante natin to sa top class, Coach John, no? Kaya, good morning sa'yo, from Malaysia. Nasa Malaysia pala si Shirley May ngayon. Yan, sino pa ba mga nandito? Si Gelasio Joe Sherna. Ha? Nasa Sydney, Australia. Down. Wow! Uy, ingat kayo dyan sa Sydney. Ha? I believe dumadami ang cases nyo dyan. Nandun kasi yung kapatid ko ngayon. Kaya ingat-ingat po kayo dyan sa Australia. Pero syempre, nabanggit niya ang magic keyword natin, Coach. Sabi yung, good morning mga poging lodi, walang kupas. Kaya mga ganyan pa sa pogi, nako, hindi dapat yan pinalalampas. Binabati natin dapat yan. Ito, may magandang pangalan dito, Christian. Oh. Gusto kong batiin si Nikki Kurang-Kurang from Cavite City. Ha? Yun, Cavite. Kurang, alam mo, pag ganyan mga inuulit daw yung apelyido, Bisaya yan. Yun, Bisaya. Oh, alam mo, dum-dum, yan, Bisaya yan. Nga. Ugong-ugong. Bisaya yan. Basta inuulit. Ha, sa kanya, kurang-kurang. Okay. Nikki, Bisaya ka ba, Mickey? Nikki? Ayan. Si Arena Velason is watching from Dubai. Si Grace Hassan from Atomic Alpha Extreme ng Cebu City. Aba. Ito naman, no? Si, ano, si Araceli Ebarle is watching from Qatar sa Middle East. Ano oras na dyan ngayon sa Qatar? Yan. Good morning sa iyo. Good morning. Alam mo ba, Coach, nalaman ko, no, na after how many years na dinadominate ng Changi Airport, yung number one airport ng sa buong mundo. Eh, tinalo na ng sa Doha, sa Qatar, yung airport nila doon. Sila ng number one. Pagkaganda naman talaga. Ikaw ba'y lumanding ka sa Doha, Qatar? Papuntang yes, Nigeria? Coach. Yes, Coach. Nung nagpunta ako ng Nigeria, meron pang ano doon, no? Parang park, di ba? Sa may taas. Grabe, laki. Ibang klase doon. Talaga pong napakasarap sa ating kumpanya dahil sa ikutan namin, ako po, ganyan din, iikot ang OVI. Ha? OVI, yes. Para tayo lalo mag-enjoy sa ating pagtulong sa mga tao, lalo pa sa lockdown na mga katulad nito. Kakatapos ko lang mag-share sa Africa, ha? Semi-lockdown ng Uganda, pero ang mga tao online. Online pa rin ang pag-negosyo, kaya napakaganda. Okay, ito naman, no? Bornface Awali is watching from Malawi. All right, power our future. Yes, this new division will definitely be your future, my brother. It just so happened that we just started this new division here in the Philippines, but soon it will be launched there. That's for sure, my brother. So thank you for watching, Bornface Awali from Malawi. Wow. Ito ang galing, oh. Si Jello De Lumen. Siguro 100 yung pinadala niyang shout out. Shout out. Team Bravest Dreamers Empire. Good morning, Jello. Ito, Coach.
Si Emmanuel Hurcales is watching, sabi niya, nanonood siya ngayon via Empowered Consumerism TV channel natin sa YouTube. So, sa mga hindi nakakaalam, no, live din po tayo ngayon, sabay, both sa Facebook at sa YouTube channel natin. So, mga hindi pa nag-subscribe, nako, type nyo na po, Empowered Consumerism TV, click subscribe, notification bell para ma-update po kayo sa mga latest uploads natin sa ating YouTube channel. Again, it's Empowered Consumerism TV. Yan! Sa FB Live, we encourage you, i-like nyo po ito, mag-comment po kayo ng positibo doon, pagkatapos itag ninyo ang inyong mga kaibigan, ha? Mga ka-team, mga ka-network, ka-community, itag nyo po sila and i-share po ninyo tulad ni James Aquino na aking kapitbahay, watching and learning. Hello sa inyo, ni Annie Pearl James. Ito, si Albert, no, sir? Ay, coach, kanina nanood dito sa ating OV orientation, pero ngayon from Israel, no, still nanonood pa rin. Grabe, talagang gusto niya nakabisado at mamaster kagad itong ating Orbis Victus International. Pero, huwag kayong paalala lang po, nakikita nyo, ayan, ay, nasa baba, oh. Activate niyo na po yung financial empowerment program ng Orbis Victus International by availing your NDPP. Kasi kahit na sobrang dami yung tanong, kung hindi kayo nag-NDPP, useless po lahat yan. Yeah, gusto kong paalala kay, gusto ko ipaalala ang NDPP kay PJ Abad, my brother. PJ, yung Team Fairview mo, ha, don't forget, NDPP na. Yes, grabe. Coach, meron tayong special guest ngayon. Ah, sige. Special guest. Talagang ito, malupit to. Malupit tong special guest natin na ito. Kasi talagang pagdating sa OVI, nako, lahat ng tanong nyo, kayang sagutin itong taong to. Correct. Napakalupit. Sino sa tingin nyo ito? Sige nga, type nyo nga sa comment section, sino ang aming special guest? Type nyo naman! Ang makakahula ng tama, padadala ng GCash ni Sir Christian. Yeah. Oo nga pala, bukas ha, easy win. Alas 6 p.m. po yan. So don't forget, para ma-enjoy nyo naman, ma-entertain kayo at manalo rin po. Yan, meron na ba? Meron na ba? Salamat, you know? Diamond Jaime Mendoza, ha. Salamat, itag mo ito. Ha, si Chris Miss Manos. Ha? Nako, ito, coach, sumagot to. Diamond Jaime Mendoza. Ay, Jamie Mendoza kasi babae. Jaime. Ayun, sabi nyo, si Sir Miko Imson po yan. Yun, ha? Talagang kabisado. Jaime ba yan o si Jamie? Si Reza Gallego. Yan o, Miko Imson lahat. Puros Miko Imson. Mukhang alam na talaga nila, coach, no? So, huwag na natin patagalin, Jamie, coach. Jamie nga. Oh, sige, tawagin mo na. Oh, tawagin na natin ang ating special guest, Brother Miko Imson! Ay, dali lang! Hello! Anong nangyari? So, sobrang dami ng tanong. Si Miko Imson ay kalbo na po. Sa sobrang dami ginagawa ni Miko Imson, nawala na ng buhok. Salamat, ha. Sir Elmo, salamat sa imo. Bumati ka muna. Sir Elmo, maraming salamat for being part of our OV Talks, no? Kasi itong si Sir Elmo, kung hindi nyo alam, eh, talagang marami pong alam to. Naku, halos lahat ng pwede nyo itanong, kayang sagutin itong si Sir Elmo. Good morning po sa lahat ng ating mga ka-OVI. Yan. At ating mga... Pastor? Bisaya. Oh, okay. Maing buntag, maing gabi. Ayan, sa atong mga kaigsuunan, kalungsuran, mga kababayan diha, kumusta ang inyong... Well, niyata sa atong regular na OVI orientation,
And then we malipayon mi na ubanan mi ni karong gabi una, no? Uban niya akong mga duha kakauban ng mga gwapo. Katulad na madalas namin sinasabi. Katulad na madalas namin sinasabi, no, pagka may OV talks, kung gusto niyo mabati kayo at mapansin namin, dapat yung keyword, no, dapat nandun. Pag may tanong kayo, dapat may kasamang gwapo o kaya pogi. Yeah! Okay, simulan na natin. Pwede niyo nang ikiin ang mga questions niyo. If you have some questions regarding Orbis Victus International, don't forget na ano, ikiin niyo na po, i-ano niyo na, i-type niyo na po yung mga questions niyo because we're very much willing to answer all of your questions and address all of your concerns regarding our new division, OVI. Yeah. Christian, ngayon ay OVI Talks, di ba? OVI Talks. Yes, OVI Talks. Meron pong segment title ito. Ang title po ng ating segment, itanong mo kay Elmo. Ay, nanonood, Tito Flor! Yan, Tito Flor! How are you, Tito Flor? Yan, Ate Flor, maing gabi di ha. Ang sa'y panihapon di ha, Ate Flor. Ate Flor, kumusta ka mo di ha? Mayong sino buntag. Sino po ba mga nanonood dito? Nang malaman sige, natin. Simulan nyo na ang tanungan. Ayan, oh, si Christina Norombaba. Oh, tumiti, taga Eastern Summer, Borongan. Okay. Oh, waray-waray ni. Okay. Yan. Pero siyempre, before ano, habang wala pa nagtatanong, no, ano bang advantage? No, ano bang advantage nitong pag-NDPP natin? Yan. Aba, napakarami. Sige nga, Sir Elmo, ano nga natin? Para ano, habang wala pa nagtatanong. Yan, ano ba yung number one, simple lang eh. For a very small amount, 5,999, you added a new division sa negosyo mo sa Empowered Consumer FM. Yes. Imagine ha, napakalaking industriya to na nadagdag sa negosyo mo. O di ba? For just a very little amount, may negosyo ka na buong mundo. At ito, this is not a trial and error industry. It's already a proven and tested na industry. Oh, di ba? Tama, tama. Ganun no? Lang kasimple, di ba? Second, no? Second. as we understand our product, no? Protection, kung maintindihan natin yan kung gaano kaganda, nako, number one, ang hindi kayang bayaran po dito, no? No amount of money can be equivalent to the peace of mind sa'yo as being the breadwinner in the family. Right. Yung peace of mind mo and the peace of mind ng pamilya mo. So, yeah. Sa ganun pa lang, makakatulog ka ng mahimbing sa gabi. Tama po ba? Yes or yes? Yes, tama. Third, tama. No? Third. It gives you and your family the financial preparedness in times of unexpected incidents na mangyari sa buhay natin. Alam mo naman, walang pwedeng makahula sa mga aksidente sa buhay natin. At kadalasan po ay unguarded tayo, nabubulaga na lang tayo. Yes, pwede po yes. Sa isang iglap, mangyayari po yung mga hindi inaasahang aksidente. Yung tipong tumalikod ka lang saglit, no? Or pumikit mata ka lang, nagulat ka na lang, di ba? Mga ganong pangyayari. Tama. Ano okay. Course, given na yun, no? Yung ating financial empowerment na talagang it gives you the power to earn more. Lalo na po today, no? During these extraordinary times that the world is facing right now, sa natin, globally proven and tested na talagang, may nabasa ko kanina,
65% of people in the US ay talagang it gives to them the financial awareness itong pandemic na to, na it gives them a wake up call. Imagine 65% of people in the US, it gives them a wake up call itong pandemic na kailangan talaga financially prepared tayo. Kasi lahat ng bansa was not prepared itong pandemic. Tama ba? Akala natin simpleng lagnat lang, na kaya lang yan ng a few days lang. Pero look at now, we are more than a year na. We are almost running 2 years na itong pandemic, but still, it's still going on. Although there are some countries na okay na sa kanila, pero still, the infection of these mga Delta na yan or whatever ay still going on, oh, di ba? So, no one is safe, not everybody is safe. And one way of being safe is having this protection product na you and your family ay financially safe. Yun! So, grabe, no? Klarong-klaro! Klarong-klaro ang sagot ni Sir Elmo Bayer sa mga advantages kung bakit mo kailangang mag-NDPP. Ngayon, Coach, marami na ako nakikita na nagtatanong. May mga nakita na ako. Actually, gusto ko sagutin itong tanong eh. I-highlight ko lang. May tanong itong si Tita Flor Andales. Imagine mo, ating Hall of Famer nagtatanong. Sabi niya, mga sirs, bakit po kahit naka-NDPP na need pa bumili ng any OVI package? Yan, ito gusto ko sagutin to. Yan, kasi ako sigurado ko, yung mga nanonood ngayon, malamang hindi nyo pa alam kung bakit. Kasi tignan nyo ah, bigyan ko kayo ng explanation dito. Pag nag-NDPP ka, para ka na rin naka-essential. Alam mo kung bakit? Kasi ang direct referral bonus ng essential, halimbawa ako bumili ako ng nag-NDPP ako, tapos nag-essential ako. Nakapagpapayin ako ng essential, may 1,000 ako. Nakapagpapayin ako ng enterprise, may 2,500 direct referral bonus ako. Nakapagpapayin ako ng Max Victus, meron akong 3,000. Pero kung nag-NDPP lang ako at hindi ako nag-avail ng package, pareho lang po ang direct referral bonus. Ngayon, napakaganda ng tanong ni Tita Flor. Sabi, bakit pa kailangan pumili ng package? Ganito po yun. Naka-NDPP ka man or naka-package ka, pareho lang naman na ma-upgrade yun eh sa Max Victus. Basta mag 18 personal points ka lang, Max Victus ka na. Anong difference ngayon, Tita Flor, nang bumili ka ng package, sa nag-NDPP ka lang? Ito yun. Pag nag-NDPP ka lang, Tita Flor, na-upgrade mo, nag-personal points ka, 18 personal points, at nag-Max Victus ka, ma-avail mo yung mga benefits like direct referral bonus of 12,000. Ang hindi mo lang ma-avail, yung tinatawag mo na performance privilege. Yan. Nako, nawawala yata ako. Ano ba ako? Mahina? Medyo choppy ba? Nawawala okay, na ako yan. Okay. Yung performance privilege. Ano ibig sabihin ng PPS? Yun po yung yung every time na magka-produce ka ng 5 group points, may lumilitaw na heads sa ilalim mo. Every time na mag-produce ka ng 5 group points, 3 beses sa right at 3 beses sa left, magki-create yan. May mga mag-a-appear na mga parang ghost accounts or ghost heads na pagka na-produce mo yung mga 5 group points na yon, magiging perfect structure po siya na 7 accounts under you na nakapangalan din po sa inyo. Yun yung maganda pag ikaw bumili ka ng package. Pero kung hindi ka bumili ng package, nag-NDPP ka lang, Tita Flor, tapos nag-Max Victus ka, isang account lang, wala kang performance privilege lang. Yun yung difference. So, syempre, kung gusto naman natin i-maximize yung benefits talaga, dapat talaga essential lang naman, 9,990 lang naman. Tapos magkakaroon ka pa na additional platinum coverage, di napakaganda na po nun. Parang naka 2.5 million ka na na coverage. Kalahating million na lang, max seal ka na. Yan. Tama ba, Sir Elmo, Coach John? Yan. Tama sinabi mo, Bro Christian. And then, second, ang advantage po pag packages,
package or packages. Oh, package. naka-NDPP pa ka. Naka-NDPP ka at bumili ka ng OVI packages. Eh, ang advantage po, namamaximize. Yan. Namamaximize mo yung ating kitaan portion. Lalo yes. na po, no? Lalo na po pag nag-Vax Victus ka. Kasi yung maximum na kitaan ay na-enjoy mo rather than ordinarily nag-NDPP ka lang. Yes, kikita ka naman pag nag-NDPP ka lang. Pero number one, there's a, yung difference. Nung una, yung referral bonus, ang layo ng diferensya. No? Second, o sabihin mo, eh di ba, na-upgrade din naman ako ta pag meron ako through my PMA. Oo, na-upgrade ka. But question, gaano katagal? Gaano katagal yung pag-upgrade mo? Kasi magdidepende yon sa dami ng PMA mo. Oh, di ba? Sa computation natin, ma-upgrade ka up to MBPP, it's almost 2 years. Pag nag-triple maintenance ka, nag-triple PMA ka. So, gaano katagal, di ba? Marami kang mawawala na kitaan for that almost 2 years while waiting na mag-Vax Victus. O, di ba? So, mas maganda, eh kung maisama, no? Maisama sa budget na NDPP plus OVI package or OVI package, much better. Yes. Okay? Yon. Thank you so much, Tita Flora. I hope nasagot namin ng na napakalinaw ang iyong tanong. Pero meron po ako nakita dito, no? Ito, makulit to eh. Sabi ni Perry, ang pupogi niyo po. Yan, loko ka. Sumama ka dito kung wala kang ginagawa. Yan, ang ating kasamang training team, si Perry Tapales, nangungulit. Coach John, baka may nakita po kayong question dyan. Ayan, si Albert Rino sa Israel. Ang ganda, pakipost ka yan direct. Kapakaganda ng kayong tanong. Ito, good morning mga poging coach. Tanong ko lang kung tama pagkakaintindi ko. Pag bumili ako ng Max Victus na package, ang points, may 60 days lang na expiration sa DTC. Yes. Pero yung inclusion, magiging effective lang expiration na 1 year kung kailan yon maibibenta sa mga clients po. Yes. Actually, tama. Tama, no? Baka pwede mong i-explain, Sir Elmo. Yan. Ang Max Victus binary points, ganun din naman po yung policy natin doon sa EC niyan. Ganun pa rin ang expiration, 60 days pa rin, no? 60 days. Pero yung protection product natin na kasama doon sa Max Victus package, yung extra noon, kasi automatic may isa doon eh, na automatic sa'yo. No? Automatic sa'yo. But the rest ng extra noon, magiging activated lamang yun. No? Mag-start lang yung activation noon pag in-encode na po yung protection activation code. Yes. Tama ba, bro, Christian? Yes, sir. Saka magbibilang yung 1 year coverage period noon. Yes. Yan. So parang ganito yon. Pag bumili ka ng Max Victus, di ba meron ka ng Max Seal, triple platinum, automatic ka agad yun, may encode ka agad yun. So 1 year na ka agad yun. Kailangan ma-renew mo yun after 1 year. Pero yung remaining points, kasi di ba nag-Max Victus ka, ang una lang na mapapasok is yung 1,200 points. Yan. So yung 7,200 points remaining, meron kang 60 days para magamit. Otherwise, mag-expire yun. Tama yung sinabi ni Sir Elmo na yung coverages, yung 26 bronze at saka 2 platinum yun eh. Hanggat hindi mo na-encode, hanggat hindi mo nabibigay, na ita-transfer or nabibenta, tapos in-encode mo,
hindi pa yun mag-expire. Walang expiration yun. So, very good question, Brother Albert Rinos. Ito, ang dami na nagtatanong, no? Coach, baka may nakita kang tanong dyan. Tama ba yung kay Albert na sinasabi, kaya yan na hold, ikaw mag-i-encode to avoid yes. flash out? Yes, coach. Tama. Tama. Yes. Baka pwede mong explain, coach. Hindi, na-explain mo na. Ah, okay, coach. Okay, coach. Isa-isa lang, isa-isa. Ito si Diamond T. Adoray, ang pogi talaga ng idol ko, Elmo. Ask ko lang po, kung ilang taon po ba ang pwede sa beneficiaries? Yan. Kung ang aksidente siya, may masama mangyari, huwag naman sana, may maclaim ba siya kung minor siya? Yon, yan, ganda tanong mo, sir. Ikaw, pogi Elmo. Ikaw ang tinatanong, poging Elmo eh. Ask ko lang kung ilang taon po ba ang pwede sa beneficiaries. Ah, okay. 18 to 65. Tama ba, Christian? Walang age, ko, sir. A beneficiary, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Age, kahit minor yan or yes, lagpas 65. Yung edad pala yun na i-covered, 18 to 16. Yes. 4 and a half. Pero ang beneficiary, ang beneficiary, walang kailangan ano yan, walang age. Kahit minor po yan, pwede po yan. Basta ginawa niyong beneficiary. Kahit 70 years old yan, okay lang po yan. Ito, maganda yes. tanong ni Ronel. Oh. Easy morning po. Walang mga pogi, ah, pero pagbigyan na natin. Bali, hindi pa po ako nakapag-NPP. Ang ganda nito sa easy. Pero monthly po akong bumibili ng products at complete. Iba pang products yun po bang accumulated purchases ko ay posibleng na equivalent na rin po yon ang easy NPP ko? Or pwede po bang sagutin muna natin bago yung pangalawang tanong mo? No? Yan, Sir Elmo, pwede na ba yung patingi-tingiin niya? Yun na ang maging easy NPP niya? Sa ating NPP po, wala pong tingi-tingi. Yes. You need to buy the NPP talaga. Yung NPP natin as one NPP package po, yun. Yan. So, or pwede po bang mag-NDPP na lang ako at easy na rin ang accounts ko at OVI na rin siya? Hindi po. No? Yan, tama. Division, new division po ang ating OVI, ang Orbis Victus. So, iba ang yes. NPP mo sa isang division, iba ang NPP mo sa isa pang division natin, which is very, yes. very nice. Okay? Yun. Thank you. Thank you. Ito, Sir Elmo, magandang tanong to. Okay. Ano yung ko to? Yan. From Christy Alburo, Kirit, sabi niya, easy mornings, mga poging upline. Again, may pogi. So, thank you, no? Yan. Sakop po ba ng accidental insurance ang mga kababayan, I mean, sakop daw ba ng coverage natin, Sir Elmo, ang mga kababayan nating mga riders? Yan. Okay. Now, basta wala sa isang tournament or event, yes. official event, covered sila. Basta wala yes. into official event, no? Event yes. na may prizes. Nagda-drive lang just for fun, no? Kasi marami yan, mga riders association, kasama yung ganun eh. No? Covered po yan, no? Basta wala sa isang official tournament with prizes. Pero if they are into official, halimbawa, merong event na official racing talaga, no? At that time na na-aksidente sila, on that moment na nagre-racing sila, na official event yon, hindi po covered ng ating protection product yun. Yun! Okay. Maganda, maraming tanong. Ang gagawin natin sa tanong ni Olive Benson, iisa-isahin natin. Kasi hindi po pwedeng basahin lahat ng tanong mo kasi makukonfuse tayong lahat. Isa-isahin natin, total tatlo kami dito. Sir, ask lang po. May nagtatanong lang po, halimbawa daw, eksaktong 65 years old na matay ang insurance holder, may makukuha daw po ba yung family niya? Sagot, Sir Christian.
So, may nagtatanong lang po, halimbawa daw po, exacto 65 years old, namatay ang insurance holder, may makukuha daw po ba yung... ano yan? Depende sa pagkamatay. Kung aksidente. Oo. Depende. Yeah. Depende pala sa pagkamatay. Kung aksidente po yun, definitely makukover kasi 65 years old pa po. 65. Pero halimbawa, 65 siya ngayon. Bukas, 66. Tapos dun siya nayari. Hindi na cover. Yun. Okay. Yeah. Oh, kaya kung malalaman po, kung malalaman po na ma-aksidente bukas, mag-66 po siya. Alright. I-advance nyo na po. Joke lang. Number two. Joke lang yun. Joke lang. Tapos, pag naka 5 years daw po bang renew sila, mailo-loan daw po ba yung 5 years na renewal nila? Ah, sagutin mo lang po, Chel mo. Meron wala po. Wala ganun. Since we started our presentation about OVI, wala po tayong sinabi or a portion of our OVI presentation na meron pong malo-loan after 5 years of renewal. Mm-hmm. Wala po yun. Naintindihan ko po yung tanong niya, yes. But not to this product that we have right now, as of now. Mm-hmm. At may involve ba sila na certain amount? Salamat po mga pogi naming mentors. Aba, sagutin mo yan. Ako, so pag pogi, ay, dahil lang, ako sasagot niyan. At makukuha din daw ba sila na certain amount. Yan, meron po tayong tinatawag dito na no claim cashback benefit na tinatawag. Pero, yan po ay kung ikaw nakamaxil. Kasi kung ang nire-renew mo lang is bronze, platinum, or double platinum, wala kang makukuha dyan. Pero, halimbawa, for, actually, hindi nga 5 years eh. Kung halimbawa, every year ka nagre-renew ng max seal natin, yung 3 million coverage. 3 years na, nagre-renew ka. On the 4th year, yung pang-apat na taon, pag magre-renew ka, may makukuha kang claim, no claim, cashback, may babalik. Certain percentage. Pero hindi pa mai-announce ngayon. Hindi pa mati-disclose. Magsasabi niyan, ang ating board of directors sa soft launching natin ng Orbis Victus International. Pero meron yon. Kung nanood kayo ng OV orientation natin, nako, ang ganda nun kasi meron benefits yon pag ikaw nag-max seal. Yung no cash, no claim cashback benefit at saka yung annual increment loyalty. Yan. So napakaganda niyan. Kailangan na marami kayong benefit po dyan. So maraming salamat. Ito may tanong eh. Okay. Ito, sino may nag-ano ng questions? Sino yung nag-ano ng questions? Ako. Okay, yan. Sige. Okay, coach. Sir, tapos na ako ang NDPP. Tapos hindi ako nakatanggap ng email sa policy ko. Pero okay na sa DTC ko. Okay. Sir Elmo, you might want to answer. You double-check yung email address mo sa Easy account mo. Baka nagbago ka ng email address. Yes. Or may mali doon sa email address entry mo doon sa Easy account mo. Yes. Ganun lang yung simple. Yes. Kaya ano? Imposibleng hindi imposibleng hindi masindan ng ating partner na Iglo kasi pag tama talaga less than 5 minutes andyan na po yung ECOC mo. Mm-hmm. Correct. So double check po yung email address nyo. Alright. Yan. Kaya that's why we always remind no tuwing nag-OV orientation kami na always make sure to update yung EC account niyo kasi kung ang reason kung wala kayo na nare-receive na email from Igloo that is because ang nagdidepende lang po yung Igloo dun sa nakalagay sa email address na nilagay nyo dun sa Easy account po ninyo. Saka, ang problema pagka, ano yun, coach? Hindi lang yun. Pag ang in-encode ninyo, isang tuldok lang ang mali. Yes. Hindi na email. Hindi na kagad. Sabi nga ni Sir Elmo, balikan ninyo, tignan nyo, isa-isahin ninyo ng daliri. Yan, no? Bakita mo na, oy, wala palang 7. Oy, wala palang at. Oh, eh wala na po. Yo, talagang walang email na darating. Pero
sa dami-dami po ng nag-NDPP at nag- lahat po nakatanggap ng email. Okay. Right. So ito, ito pa. Naman. Galing kay Marisa Ortega. Good morning po, mga sirs. Walang pogi, pero di bali na. Naka-NDPP na po ako. Kung bumili po ba ako ng Max Victus, may DRB na ba na 12,000? Nako, siguro na nagpipresent, Marisa, tumakbo ka para sa sinaing mo, no? Balik niya, nakatapos lang natin mag-discuss niyan. Sir Christian, sagutin mo nga yan. Yan. So, thank you so much, Ma'am Marisa, for that question. Parang binibining Pilipinas lang yan. Thank you so much for that question. Ganito po yan. Ganito po yan. Pag ikaw nag-NDPP, parang essential ka na rin po. Ganun lang po yun. So, kung halimbawa, bumili ka ng Max Victus, technically speaking, naka-essential ka pa lang po. So, pag bumili ka ng Max Victus, ang direct referral bonus mo will only be 3,000 pesos, hindi po 12,000. Pero kung nag-Max Victus ka na, tapos nakapagpabayin ka ng Max Victus, yun na, dun na po magsisimula ang 12,000 direct referral bonus ninyo. Yan. Ito may question, Sir Elmo, baka gusto mong sagutin to. Pero I believe, yun, kapatid yan. Beauty queen yan, beauty queen. Yun! Yan, si Ma'am Dion, sabi niya, hello mga yun. Sirs, good evening. Kaya alam, walang keyword na pogi, tsaka guwapo, coach. We would like to ask how long to reimburse yung medical reimbursement. Yan. So, ako magsasagot dito. Pagka na-claim na, pagka meron ng notice of claim, pagka kompleto na, na-email nyo na po lahat ng requirements, 10 working days. Tama po ba, Sir Elmo? Yes. Sa ano po yun? Nasa ECOC lahat. Actually, itong tanong mo, ma'am, nasa ECOC lahat to. Also, kasama ba dyan ang hospitalization ng insured? Yan. So, ano masasagot mo dyan, Sir Elmo? Yes, as we as written in the ECOC, pag ikaw ay bronze, meron kang 100, tama ba ko, Bro Christian? 100,000 yes. Hospitalization budget for 1 year. So I think 125 kasi ang platinum is 125. Sorry, mm-hmm. 125. Yeah, pala ate, oo. 125. Kung platinum ka, yun yung 250,000. Tama ba, bro? Yes. Tapos sabi dito, Sir Elmo, upon getting the insurance, automatic ba na maklaim na siya? Yeah. Yes. Basta't activated na, yeah, immediately immediately nag-start na po yung coverage. Yan, basta Ma'am Dion, nakuha mo na yung email na sinabi you are now sealed. Yan. Talagang yun na yon, activated na yon. Ibig sabihin, talagang ano ka na, Elmo, sealed ka na. Elmo Christian, may nagtatanong, sino daw si ECOC? Kapitbahay namin yan. Yun yung lahat ng kailangan ninyong malaman. Kasi syempre pinag-uusapan natin coverage. Doon mo makikita. Kasi ganito yan, pag nag-activate ka ng NDPP mo, once na ma-activate mo yun, may magsisend sa'yo ng email. Yung email na yun, nasa PDF form po yun, downloadable po yun, na doon mo makikita yung mga exclusions, yung mga pwede mong, yung mga kung kailan mo makukuha yung claims mo, ilang araw, ganun, ano yung mga empleyado na hindi covered ng ating ng claim. Halimbawa, during line of work, kunwari, soldier ka, sundalo ka, or police ka, nasa line of work ka, na-aksidente ka, hindi ka covered kasi risky yung trabaho mo eh. So, pero kung wala ka sa line of work mo at na-aksidente ka, kahit na police ka, or sundalo ka, or piloto ka, covered ka. Nandun po lahat yon sa ECOC. Kaya, ano natin, yung mga nanonood ngayon, mga viewers natin ngayon, once na makapag-NDPP kayo, it is so important na mabasa nyo po yung ECOC. Hindi nyo naman kailangan i-print out yon, i-download nyo lang. Nasa cellphone, pwede nyo basahin po yon. Everything you need to know about yung pagka-claim, about yung coverage, naka-include po lahat po doon. Okay. So, yun, ma'am. Yun. Teka, linawin ko lang kay Ma'am Joni, yung medical reimbursement.
Dion, napaka-social naman ito si Sir Elmo. Dionne, eh, no? Si Ma'am Dion niya. Oh, linawin lang na yung medical reimbursement should be accident related. Yes. Sorry, nakalimutan ko sabihin niyo, nakalimutan. Baka ang thinking ay kahit anong sakit basta't na hospital ay entitled for reimbursement. It should be accidental related medical expenses ang subject for reimbursement. All right. I hope na sagot namin ng klaro, Ma'am Dion, yung inyong mga inquiries, mga questions. Yan. So, thank you so much. Yes. John, pag may tanong ka pa, may ipo-forward ako sa iyong pangalan. I-PM mo anytime. Sir George. Ay, kapatid pala Sir George. I miss you all. Hello po. Happy morning. Good morning. Oo nga. Ay, teka. Ito, please also, yung mga may problema sa mga details, tulad yung kanina, yung email. No? Yes, sabi ng ating opisina, please also send us an email for checking of your encoded details at helpdesk@orbisvictus.com. Yun, tama. For hours yan, ha? Basta may tanong kayo, bakit wala sa email ko, bakit may ganito? Yan ha, tawag lang po, i-email sa amin. Okay? Alright. May maganda pa rito ang tanong, ito. Galing kay Siang Rulete. Ha? Paano po pag may sakit na? Pwede pa rin ba i-insured yon? Meron po bang undertaker para malaman if approved siya? Christian, Sir Christian. Yan. Okay. Paano pag may sakit na? Pwede pa rin ba insured yon? Meron po bang undertaker para malaman? O okay lang po, basta 18 to 65. Kasi wala naman po kinalaman yung sakit sa coverage natin. Kasi it's accident. Yan. Kasi kung halimbawa may mangyari po dun sa may sakit, eh hindi naman, halimbawa, God forbid, no? May nangyari, nawala. Tapos natural cause. Yung kanyang death, hindi naman po mako-cover ng ating coverage yun kasi accident po yung sa atin. Tama po ba ako, Sir Elmo? Yes. Kahit may sakit, basta't pag namatay is caused by accident, not doon sa sakit niya na existing, yes. Covered po yun. No? Covered, yes. Po yun. No? And you should also remember na hindi ka lang basta-basta makakapag-claim. Mas lalo kung medyo hindi clear yung cause of, halimbawa, ng accident or ng death, may mga investigation pong mangyayari para malaman po kung talagang ang cause po is due to accident or natural cause po, or yung pagkakatay. Naintindihan ko kasi yung tanong niya, kasi may mga protection products na it requires kailangan muna ng health clearance mo na wala kang sakit 2 years prior to getting that protection product. Pero not our itong Sail Pro product natin. Wala po, kahit may sakit ka, basta't ang cause lang ng death is not the existing sakit. Ang cause ng death ay aksidente. Covered po yan. Siguro ang gustong tanongin ni Siang Rulete dito is what, baka HMO to, sir, no? Yung insurance na tinutukoy niya. HMO, hindi talaga yon, no? Not only HMO, meron ganun, mga life, yes, protection products. Yes. Na covered yung mga riders ng ganun. Okay, sir. Darating tayo sa ganun po. Relax, yes, po, no? Initial product po lang po namin to. Initial pa lang po. Nagsisimula pa lang po ang bagong division natin. Okay, magalala. Marami pa pong parating na bagong produkto. O ito, yan. Sabi ni Ping, Linang, mga coach, covered po ba kapag motorcycle related accident? Parang nabanggit, yes, mo na po na yan. Yes. Two-wheeled vehicle, three-wheeled vehicle covered po. Basta yun. Wag lang nangangarera. Yes. Basta wag lang po nangangarera. Baka mamaya may video ba na nakatayong siya sa motorsiklo habang umaandar?
na aksidente, hindi covered yun. Basta ano, tournament. Actually, hindi lang mga nagmomotor, pati mga athletes, no? Kahit mga athletes, basta tournament. Kasi very prone yun, very risky yun sa part ng company na alam mong risky pero pupunta ka pa rin doon, hindi mako-cover po yun. Halimbawa, nagba-basketball ka, basketball tournament, na-aksidente ka, hindi covered po yun. Pero kung hindi tournament, halimbawa, nagpapawis ka lang, nag-basketball, na-aksidente ka, yun, covered po yun. Okay. Okay, so very clear na po yun. Thank you so much, Ping Linang. Ito naman, galing sa Davao, kay Jane. What if hindi pa na-expire yung easy coverage at nakapag-MDPP na po? Dual ba ang claims? Yes. Yes. So. Alright. Pag hindi pa na, kumbaga lumalabas, double coverage. Pero by next year, pag-expire nung easy insurance na pag-expire noon, well, hindi na po yun marirenew. Yeah. Kasi magiging itong OVI na po ang coverage. Oh, may nagtanong. Ako nasasagot nito. Kayang-kaya ko nito. Sabi ni Gloria Francisco. Saan yun, coach? Po, hindi yata naka-highlight. Ay, hindi ba? Ito. Yan. Magkano po ba ang renewal sa NDPP? Walang renewal ang NDPP. Isang beses lang yan. Mag-NDPP tayo. New division. Package. Isa lang po yan, covers all your names na pare-parehong account, ha? Yan. Oh. Ang nire-renew po yung ating Seal Pro products, right? Yeah. The bronze and the platinum. Platinum. No, yun po yung ating yearly renewable but not the NDPP. Okay? Baka ang tanong ni Ma'am Gloria Francisco, yung renewal ng NDPP, hindi nga po talaga nare-renew yun. Pero yung laman ng NDPP, yun ang nare-renew. Kasi yes, pag nag-NDPP po kayo, automatic covered po kayo ng 3 Bronze Seal Pro, which is 1.5 million. Next year, mag-expire po yun. So need nyo po i-renew yun. Bahala po kayo kung gusto yung Platinum, Bronze, Double Platinum, or Max Seal. Yan. Pero yung NDPP, para ma-activate niyo yung Financial Empowerment Program, yung kikita kayo, hindi po nare-renew yun. Forever and ever po yun. Hanggat nasa easy ka, hanggat nasa AIM Global ka. Yan. Bro, may simpleng tanong dito. Mga pogi, covered po ba ang bisikleta? Nasaan yun? Ayan, kay Ed F. Libay. Again, it's the same, sir, no? Sa ano, sa parang... Yes. Pag ang bisikleta mo, dalawa ang gulong, Ed, covered yun. Huwag mo lang tanggalan ng isang gulong. Nako, napaka ano to, sir, no? Napaka-importante kasi simula nung nagkaroon ng crisis, ang dami na nagbabike. Actually, pati ako, sir, exactly, nagbabike. Yan. Pero kung ikaw, halimbawa, ako minsan nagbabike ako, na wala namang tournament, may nangyari sa akin, covered po ako. Pero halimbawa, yun nga po, kung may mga tournaments, hindi mako-cover po yun. Oh, speaking of bisikleta, bro Christian, may kaibigan po ako. Kasi kaibigan ko sa industriya, alam mo yung wife niya, sa subdivision, nagbabike-bike, umaga, alas 8 ng umaga, nagbabike-bike. Alam mo, napadaan na siya sa gilid ng gutter nung subdivision. Mm-hmm. Eh na-slide yung gulong, natumba. Alam mo yung natumba, bagok ang ulo, patay. Yikes. Na talaga na siya kami noon dahil lang sa bisikleta. Exercise ang alas 8 ng umaga. Grabe. Yun ang sinasabi, di ba? Na talaga, no one can foresee, yes, aksidente sa buhay. Tama. Kaya ang lesson, mag-helmet. Tama. Pag magbisikleta. Ha? At mas maganda, mag-max seal po kayo. Max-seal. Para protected kayo. Yes. Alam nyo ba, makasingit lang ako, Christian at Elmo,
alam niyo ba nung araw, ang mga doktor, pag nagkasakit ka, hindi mo sila babayaran. Alam niyo ba yon? Mga 1800s. Kay hanggat wala kang sakit, nagbabayad ka utay-utay sa doktor mo. Wow. Hulug-hulugan. Pero pag nakasakit ka, pati confinement mo, pagdalaw niya, gamot mo, covered. Ganyan nung araw ang medical insurance. At ang dami po ninyo, kaya tayo magpapakover kasi ang mga Pilipino, hindi sanay sa coverage. Kasi masyado tayong nearsighted. Nakatingin tayo sa malapit lang. Hindi tayo nakatingin sa malayo. Ha? Yes. Kaya sa Amerika, ang tinatanggap sa ospital, yung may insurance, yung may coverage. Pag wala kang health coverage, kawawa ka. May kaibigan kami, di ba, Christian, Elmo? Nagkasakit sa pamamasyal. Namamasyal sa Amerika, nagkasakit, eh walang insurance. Walang coverage. Tama. Binyahi po pa uwi. Kawawa. Kawawa po. So ito po, sa aksidente, ang pinag-uusapan natin, aksidente. Ayaw natin na may maaksidente. Pero nangyayari. Tama. Nangyayari. So naririto ang ating kumpanya, ang Orbis Victus, para protectionan, to cover ang ating mga mahal sa buhay. Alright. Ito naman, no, from Trina Santa Ana. Sabi niya, paano po kung ang insurance holder ay namatay due to miscarriage dahil sa accident? Covered pa din po ba yun? The answer is yes. Pero magkakaroon po ng investigation. Hindi naman po basta-basta sasabihin na na-aksidente kasi. Pagka mga ganyan, usually, nagkakaroon po ng investigation yan. Namatay due to miscarriage, ang dahilan dahil doon sa aksidente. I believe it will be covered, no, Sir Elmo? Kasi iba yung sinasabi na, halimbawa, ikaw, buntis, nag-labor ka, namatay ka dahil mali yung pag-opera ng doktor. Iba pong usapan yon, hindi po covered yon. Pero kung ikaw ay na-aksidente ka, tapos ang naging cause ng death mo is miscarriage, magkakaroon ng investigation yun kung ang naging pinaka-cause to, talaga, primary cause, is yung accident. Tama ba, Sir Elmo? Yes, tama-tama po. Ito, may tanong si Noriel. Nasagot na to kanina, pero baka sabihin niya, hindi natin siya tutulungan. Sasagutin natin paulit po ito. Good morning po. Tanong ko lang kung 12,000 pa rin ang DRB pag may nag-join ng Max Victus kapag naka-NDPP. Ang sagot po, kung Max Victus ka din. Yes. Inanong na yan kanina. Yes. Okay, next. Ito pa po. Galing kay Romel Firaza. Tama po. Thank you. ito. Sabi ni Daisy Tana. Oh, good morning po, mga pogi at gwapong-gwapong Elmo. Example po. Ay, wala pala. Example po, walang license yung na-aksidente, nakamotor. Meron din po ba makukuha? Oh, Sir Christian. Okay, good morning po. Isa ba, walang license yung na-aksidente, nakamotor. Meron din po bang makukuha? Ano bang maano doon, Sir Elmo? Parang sort of ano yan eh, negligence yan, sir, no? Na wala kang lisensya. Pero still, accident yun eh. Yes. Accident pa rin yun eh. Alam naman natin. If we are going to look at the ECUC, wala pong nakalagay doon. Tama. No, na required yung lisensya, di ba? No? Yes. Eh, ito, Sir Elmo, maganda, tanong to. Ito, I believe, kasama natin to sa top class eh. Yan, from Ana Andrade, sabi niya, mga poging coach, thank you, thank you. Aksidenteng nabuntis po. Talaga si Ano? Loko to eh, no? Hindi, syempre iba yan. Yan, joke lang yun. Talaga, joke na. Lang. Hindi yun aksidente yan. Oh. Aksidenteng sinadya. Ito maganda tanong ni Gregory Elo G. Where are you from? I believe you're from Africa. Is this only for the Philippines? Yes, for now. Mm-hmm. For now, this is only for the Philippines because we are just in the
first stage of, you know, opening this new division. But eventually, you know, we can assure you that this will be happening. This will be launched in other countries as well, because, you know, we are empowered distributism. We are Orbis Victus International. We just don't care for our Filipino distributors. We also care for our international distributors. But for now, it will only be for Philippines. So thank you for asking that question, Gregory. All right. Ito, kaibigan natin mula sa Jensan, si Joseph Aldiesta Francisco. May komento siya, sabi niya, tukol dun sa nagmumotor na walang lisensya, sabi niya, di ba violation na din po yan pag no driver's license? Correct ka dyan. Ha? Correct ka dyan. So ito, ang ganda, OFW question, no? Christian and Elmo, na-encode na NDPP ko using Philippine address but working in Saudi Arabia, covered po ba? Pag Pinoy siya, ay teka. Lobat ako. Okay, ako na muna. Sige, na-encode na NDPP ko using Philippine address but working Saudi Arabia, covered po ba? Yes! Wala namang kaso po yun. Pero kung kaya nyo po saan nang i-update, pwede nyo naman po i-update yung address niyo. Kasi if something bad happens to you just sa Saudi Arabia, tapos ang address nyo is Philippines, mahirapan po tayo. Especially kung wala kayong kasama. Let's say for example, again ha, example lang to, God forbid, may mangyari masama sa inyo, wala kayong kakilala, comatose, hindi kayo makausap. So sino mag-aasikaso po nun? Ang magre-rely po ang Igloo at saka Orbis Victus kung ano yung nakalagay na address niyo. So mas maganda po kung ang address po ninyo is yung talagang address ninyo dyan sa Saudi Arabia. Tama. Alright. Sino pa ba? May mga nagkatatanong pa ba? Ito, si Ruth Bongares. Good morning po. Sir, bakit ba lagi may mga letter H? Poho. Paano poho? If na-aksidente pero buhay, may makukuha din ba? Salamat po. I'm watching from Kingdom of Saudi Arabia. Gandang tanong. Sige, Sir Christian. Yes, I believe so. Meron. Kasi may mga hospitalization po tayo. Hindi naman porque na-aksidente ka, tapos hindi naman po, hindi po ito yung tinatawag na life accident term protection na kailangan mamatay ka. Hindi po. Kahit na-accidente ka, halimbawa, naputulan ka ng paa, or just mere accident. Na-accidente, pero bumalik ka sa normal na condition mo. Basta na-accidente ka, kaya nga meron po tayo ng mga hospitalization, medical reimbursements. Yan. Nasa ECOC po lahat yan. Kaya, yung palagi ko sinasabi sa inyo, basta kailangan mag-NDPP kayo para ma-download nyo po yung ECOC para makita nyo po lahat doon, mga covered at mga excluded dito sa coverage na to. Yeah. Correct. O, eto naman. Kanina, Jensen. Oh, si OJ! Saudi Arabia. Si OJ, naman ay... Okay. Bicol Region. Si OJ, ha? Sabi ni OJ, Philippine passport holder, ang resident and citizen na ng ibang bansa, di na po ba sila covered ng Orbis Victus? Ang kailangan lang dito, Filipino citizen. Unfortunately, OJ. Pwede ka pa rin, kung ang pinag-uusapan natin dito is easy member na siya, tapos mag-NDPP, no problem. Ma-activate niya pa rin financial empowerment program. Pero yung product, dahil hindi na siya citizen, hindi na siya Filipino citizen, hindi talaga siya magiging mako-cover. Kasi ang policy dito is dapat Filipino citizen, 18 years old to 65 years old. Yan. So, OJ, thank you for that question. Oh yeah, no, thanks po, Pastor. Once may traffic violation po, di po mako-cover ng insurance natin. Yes, kasi negligence po yun. Negligence po yun. Parang ganito, nagda-drive ka, na-aksidente ka. Ang reason ng pag-aksidente mo is may influence of alcohol, lasing ka. Hindi ka mako-cover kahit na na-aksidente ka. Negligence yun eh. Parang ganito rin po yun. May traffic violation, ibig sabihin nag-violate ka, may chance talaga
na ma-accidente ka kasi binayulate mo yung violation, yung traffic violation. Kaya hindi ka talaga mako-cover. Yun. Mga gwapong sirs, thank you ha. Coach Jan. Ah. Sinong nag-ano nito? Sinong nag-highlight? Si Direk. Ah, si Direk. Tuloy-tuloy mo kayo na. Pagpahingay mo naman kami. Okay. Good morning mga Poging Coach. Tanong ko lang po kung member ka na ng EC, ilang account na lang po ang maganda po bago mag-NDPP sa OV. Nako. Good morning mga Poging Coach. Tanong ko lang po kung member ka na ng EC, ilang account na lang, ilang account alang accounts po ang maganda po, puro po po mag-NDPP sa OVI yan, nabalik lang spelling. Oo, baka ito ay may maraming accounts sa EC. Member ka na ng EC, ilang account lang accounts po? Ilang yeah. Ilang account lang accounts. Ano? Ilang accounts lang po ang maganda bago po. Ah, okay. Ako ang sasagot, Sir Elmo. Oo, nahilo ako sa tanong. Ilang accounts? Well, kung gusto mo talaga, kung napakaseryoso ka talaga, at alam mo sobrang committed ka dito sa negosyo ko, you go for the max. Palagi naman yun. 15 accounts. Kasi, ang ginagawa mo dito is, kung talagang napakaseryoso mo, committed ka na, alam mo na dito ka magsasucceed sa negosyong to, na alam mo hindi masasayang yung mga i-a-add mo na accounts, dahil pag talagang tatrabahuin mo yun, go for the maximum, which is the 15 accounts. Pero that doesn't mean na kailangan mag-15 accounts ka muna at mag-NDPP. Hindi. Minsan, kung ano yung accounts mo ngayon at gusto mo ka agad ma-activate yung Financial Empowerment Program dahil nakikita mo na marami kang prospect dito sa bagong division natin, bakit mo kailangan hintayin pa na magkaroon ka ng 15 accounts when you can activate your financial empowerment program now by buying new NDPP? Kaya nga, nagtayo tayo ng bagong division kasi wider market. Baka yung mga prospects mo dati, ayaw ng empowered consumerism because alam mo na, medyo mataas, may class, di ba? Na para sa kanila, ayoko ng ganyan. Pero when you offer them a Orbis Victus, pangalan pa lang, eh, di ba? Parang, wow, ang sarap maging part niyan. Baka yun yung mga makuha mo, pero hindi mo makukuha yun hanggat hindi mo ina-activate yung NDPP mo, yung Financial Empowerment Program mo. So it doesn't matter. Isang account ko ngayon, gusto mo nang alam mong ma-maximize mo yung Orbis Victus, mag-NDPP ka na. Mag-NDPP ka na. Alright? Alright. Ito, maganda. Kung nalito kayo doon, Elmo, Christian. Ito, mas maganda ito. Oh, babasahin ko muna, pakinggan nyo maigi ha, tas dalawa kayong sumagot. Hi po from Davao City. Halimbawa, 69K max in kami. Yung mga policy ba na ibibenta ang coverage mag-start kung kailan mabenta? The moment na nabili, mag-start ang coverage. Yan, Sir Elmo. Na ito na yung nasagot natin kanina, di ba? Nasagot na natin 'yan. Baka nagsasaing si Jornali kaya ayan ngayon. So unang tanong ay good morning po mga Poging Sir, if OFW po. Hindi lang, hindi pa natin nasa. Basta pa yun, balik 'yun, balik. Direk, ibalik mo. may lakad, nagmamadali. Yan, sige, sagutin na lang natin. Sir Elmo, sagutin mo na kahit na hindi naka-highlight yung question kasi nag-gets naman na natin yung tanong niya. Oo. Ang coverage ay magsisimula kung kailan nabibenta at na-activate. So halimbawa, hanggat hindi mabibenta yung SilPro natin na products, hindi pa na magsisimula yung kuha nun. Coverage. Yes. Kasi magsisimula lang naman ang coverage upon activation. Encoding. Yeah, pag in-encode na. Upon activation dun sa product, dun sa SilPro product natin. Right. So ang aantayin nila, Elmo, di ba, ay yung
yung padala sa kanila electronically nakasulat, congratulations! Yes. You are now sealed. Sealed. Yan. Yeah. Sealyado na. Alright. So, sige, Direk, ipasok mo na yung nauna kanina. Okay. O, ito, kung wala pa yung kay Direk, ito, papaano po kung Spanish citizen pero dual po ang passport? Aba, sabi ni Evelyn Arcon, dual ang passport. Ha? Ibig sabihin, dual citizen yun eh. Yeah, dual. Ibig sabihin, Spanish Filipino citizen din siya. Sige, yeah. Anong sagot dyan? Ako ba sasagot? Yan, kung dual citizen, walang problema, basta Filipino citizen. Kasi kung dual citizen, Spanish plus American citizen naman, hindi pwede yun. Kailangan, isa dual citizen na doon, isa po is Filipino citizen siya. Covered okay. Siya. Yeah. Alright. So, hindi pwedeng Filipino yung isa, tapos Filipina. Hindi pwede. Sorry. Pero, Filipino, tapos hindi Filipino citizen, hindi mako-cover po yun. Hindi mako-cover yun. Kahit Filipino pa siya, kasi hindi na siya Filipino citizen. Eto, mahirap yung tanong ni Melanie Bisenyo. Mga coach, tanong ko lang po, para lang po ba ito sa member po ng Easy Sir? Yan. Coach, bago sa mga sagutin, coach. Sa ngayon po, pang-community lang muna natin. Yes, ha? Yan po ang ating aabutin. Imagine ninyo, sa laki ng community natin, eh doon pa lang po, matutuwa na kayo sa pwede ninyong income, ha? Alright? Hanggat okay. Hindi pa po talaga nalolaunch ang ating Orbis Victus officially, sa community lang po muna. Hindi po muna sa mga taga hindi part ng community natin. Oh, eto may lumabas. Galing kay Nelda Lozano. Para po sa mga OFW, salamat po sa tanong niyo. Paano po kung ang cause of death ay yung minaltrato ng amo tapos ikinamatay? Covered po ba yon? I believe so. Kasi ano yun eh? Ano sa tingin mo, Sir Elmo? Hindi, intentional yun. Tama, intentional. Sorry. Accident nga pala eh. Accident. Sorry, my bad. Ang sagot po dyan, ididimanda natin yung nagmaltrato at singilin. Yes. Sobra nilang ginawang maltreatment. Pero yes. I pray matigil po yan. Yes, tama. Mangyari. Okay? Ito si ano, Pastor, meron dito Richard Cruz. Sige. Ano yun? Government officials po ba pwede makovered? Di po ba high risk sila all the time? Ay ano pong trabaho being a government official? Right. Again, nasa ECOC na naman po yun. Naka-indicate na naman po sa ECOC po natin yon. So, if I were you, basahin po natin kasi magiging paulit-ulit po itong mga question and answer po natin. Ito, maganda tanong ni Joseph po. Papaano po pag ganun Pinoy na di na Filipino citizen, pwede po ba ipasa ang NDPP na 1.5 million sa iba? Yes, pwede po. There you go, pwede Joseph. Ipasa yan sa Meron tayong feature once we launch meron tayong tinatawag na assignable. Yes. Parang ganun din yun. Halimbawa, underage. Marami tayong mga distributors na underage, 17, 16. Hindi sila mako-cover ng libreng 3 bronze coverages NDPP. Tama? Kasi hindi pa sila 18 eh. Pwede po i-transfer yon. Same thing with yung mga distributors natin na over 65. Ma-avail nila NDPP pero hindi po sila mako-cover ng ating product na 1.5 million coverage. Pero pwede nilang i-transfer. Ang terminology noon, tawag ay transferable or assignable. Assignable. Ito, ang gandang tanong ni Lucy. Kanina tinitignan ko, may kinalaman ba ito sa pinag-uusapan namin? Kasi ang tanong niya tungkol sa benefits ng mga products, sabi niya, tanong ko lang po, doon po ba sa Easy Packages, A, B, and C, anong mababago sa benefits? Kasi tinatanong niya, kung may Orbis Victus na coverage, may mababago ba sa benefits? Wala. Walang mababago. Masasama lang ang Orbis Victus pero walang magbabago sa benefits po na. There you go. May tanong dito, coach, ang ganda.
from Chivas Avila. Hello po mga sir, paano po kung nakasakay ang naka-insured sa taxi at na-aksidente due to traffic violation? Covered po ba yun? Magandang tanong yan, pero ito yung kaya mo sagutin. Paano kung nakasakay ang naka-insured sa taxi at naka-aksidente? Na-aksidente yung nakasakay sa taxi. Halimbawa, kasi yung driver ng taxi may traffic violation. Covered yun. Yes, it is covered. Kasi hindi mo naman alam eh. Di ba, sumasakay ka, pasahero ka, hindi mo naman alam na biglang magbabayot yung traffic rules yun eh. Di ba? Hindi ikaw pasahero ang nagka-traffic violation. Yes, tama. Yung driver. So it is covered. Alright. Alright, so ano, siguro that ends our... Alam mo, dami pang questions. Biglang naglitawan yung mga questions, Coach, tsaka Sir Elmo. Kanina, wala mga nagtatanong, pero may mga ibang mga trainings and seminars po kami kailangan i-attend to. And, pero may isa pa, ang ganda. May isa pa, Chris, ang ganda. Okay, sige. Pwede ba yan? Galing kay Trina Santa Ana. Nasagot mo na ba yun? Yung meron, kung meron nang that may insurance na existing? Nasagot na ba natin to? Siya nag-question pero hindi ko alam kung yan yung specific question na tinatanong niya ngayon. Baka, ayan, no? Ask ko lang po kung wala po bang conflict kung may insurance na ako sa iba tapos mag-add ka pa insurance sa OB, wala po. Wala po yan. Ha, kagandahan dito kasi may karagdagang negosyo pa sa OB. Doon sa regular coverage mo sa ibang kumpanya, wala, maghihintay ka lang. Actually, parang ganito yan eh. Yung dalawang, like yung Igloo, yan, yung Igloo tsaka yung kung anumang insurance company ka, sila yung magta-transact. I believe, parang ano yan, parang ganun na mangyayari. Sila yung magta-transact. Hindi yung porke meron kang coverage dito, tapos magkakaroon ka na naman ng panibagong coverage. I believe, magkakaroon ng ano po yan, magkakaroon po ng transaction between the two insurance companies na pinag-joinan ninyo. Tama ba, Sir Elmo? Tama. Exactly. Yes. Okay. So, sobrang thank you, no, sa pagnood. At, you know, alam namin na kaya kayo nanonood ngayon is because marami pa po kayong tanong. And nag-apologize po kami sa mga hindi po namin na-accommodate na questions. Pero huwag kayong mag-alala kasi itong OV Talks natin is happening every night, 7 p.m. po. So, magkakaroon pa po kayo ng chance tomorrow to ask that question, and maybe it will be answered by sino ba bukas? Si Ian, I believe Ian Barcenas, at saka si Perry Tapales, if I'm not mistaken, sa OV Talks tomorrow. So, that ends our OV Talks for today. Sir Elmo, no, maraming salamat. Yeah, thank you so much, Sir Elmo, na talagang akala namin si Miko Imson. Pero ang lumitaw eh, talagang kasing galing din naman ng isang Miko Imson. Yan. Okay, so thank you so much, Coach John. Sir Elmo, maraming yes, salamat for OV Talks and sa lahat po ng nanood ngayon and to all our foreign distributors as well asking questions. We appreciate you guys. Sa mga nanonood ngayon, hindi lang sa Pilipinas but in other countries as well. Nako, kuha ko po sa inyo, mag-NDPP na po kayo. Sabi nga dito, nakasulat sa baba, dito, yan o, activate OVI's Financial Empowerment Program by availing your NDPP. Yes. Kasi mamimiss niyo yung opportunity dito kung wala po kayong NDPP. So with that, okay. Sir Elmo, ang gusto namin sa EC at OV, ikaw ay financially ready. Wow! Yes! And with that, thank you so much. See you again next time. Again, bukas po, easy win. 6 p.m. Yes. Po, 6 o'clock. Maganda na naman po mangyayari tomorrow. So, thank you so much. God bless everyone. Stay safe. Bye. Bye.